else. Sige ha. Putang ina mo, Solomon! Palaki mo itlog ko! Pag hindi mo na palaki itlog ko, peke ka! Oh, minura ko si Solomon! So, palaki mo itlog ko, dalawang duwende, putang ina nyo! Oh. Ngayon, pag wala nangyari dyan, ay mabait kasi sila Solomon, tsaka... Bullshit. Anong gagawin nyo sa akin? Mga duwending palamunin! Katulad ni Linyo! Putang ina mo, Linyo! Putang inang Solomon at putang inang Apo Banak na to. Hinihintay ko yung gagawin nyo sa akin, ha? Bibigyan ko kayo ng 3 days. Dapat may gawin kayo sa akin, mga putang ina yung duwende kayo. Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras, huwag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa katiliman, huwag matatakot. So, last minute na tayo ng aking 3-day challenge. Exacto, kasi tinimingan ko 11 a.m. to eh. Dapat eh. 'Di ba? So 30 seconds. Wala pa rin nangyayari. 'Di ba? Malapit nang ma-confirm na fake sila Linyo, Solomon at Apo Banak. Hahaha. 20 seconds to go, man. Di ba? Oh, 10 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fake sila, no? Fake sila. Tsaka si Solomon, fake! Woo, fake! Hoy, appear tayo, peke si Solomon. Peke si Solomon, appear tayo! Ayo, appear tayo. Appear. Peke si Solomon, Appear tayo, peke si Solomon. Mga kapitbahay, peke si Solomon. Peke si Linyo, peke si Apo Banak. Woo, peke. Mga ghost hunter sa Mindanao, peke. Peke si Solomon, peke si Apo Banak, peke si Linyo, mga peke! Peke! Ay, nako! So, ano nangyari sa atin ngayon, mga men? Diba? So, wala nangyari sa atin, diba? After natin pinagmumura yung mga duwende ni 18, si Solomon at Apo Banak. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Hindi pa ba kayo nasasampal sa katotohanan na inuulo lang kayo nito, nitong mga to? Diba? Kasama si Linyo, diba? Isa rin yan sa pinagmumura ko yan si Linyo, diba? After 3 days, ano nangyari? Wala. Diba? Siyempre, hindi nila papansinin yon. Sasabihin, mga palusot dyan, number one, hindi naman napanood nila Apo Banak, nila Linyo, diba? Pero minsan pag nagtatanong si Ghost Hunter 88, alam niya na may mga galit sa duwende niya, diba? Tapos sasabihin, Linyo, anong masasabi mo sa mga galit sa, diba? Sa mga hindi naniniwala. Pero, you can palusot all you want. 'Di ba? Binigyan ko kayo ng hamon na walang nangyari. Patunay na mga peke 'yan, duwende niyo. Peke, 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 peke. 'Di ba?
Actually, kahapon may na-publish akong post galing kay Ghost Hunter 18, 'di ba? Yung nag-imbento ng ano ng Solomon. Tsaka Apo Banak, 'di ba? Ito, screenshot, sabing ganun niya dito. Oh, my precious talaga. Haha. Scripted man ako, at least nakatulong sa kapwa tao. Gasgas na 'yan, mini. 'Yan ang sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Yung mga pasingit-singit nila ng tulong-tulong kunyari. Ginagawa kadalasan niya ng mga ibang ghost hunter. 'Di ba? Katulad nila nila Bimbi. 'Di ba? Tumutulong-tulong sila Real Ghost TV. 'Di ba? Kasi 'yan yung panumbat nila eh. Pag nabubuking na sila, ito yung isusumbat nila, at least nakatulong, 'di ba? Marami na tayong nakaharap at the past na puro ganyan na sinasabi. Kapag sinasabi mo yung kabullshitan nila, 'di ba? Mga panahon na mga old school Bungo TV viewer, lunod na lunod tayo sa ganyang rebat, 'di ba? Yung at least nakatulong, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, basta ang ghost hunter tumutulong sa yung binablog niya. Ano 'yan? 'Yan yung panumbat niya balang araw. Pagkadating na nagkakabookingan na, para syempre, hindi nyo maiisip na inulul kayo. 'Di ba? Oo nga naman, at least nakatulong. Pero malimin eh. Unang-una kung gusto mong makatulong, dapat hindi mo binidyo 'yan. Binidyo mo 'yon para may backup ka just in case na magkabookingan na. 'Yan ang isusumbat mo sa mga viewers mo. At least nakatulong. 'Di ba? Actually, wala namang kinalaman yung pagtulong mo eh. Dun sa panlulokong ginawa mo. Let's say ako, halimbawa ako, pumatay ako ng tao. Tapos marami din akong tinulungan. Sabi ko, at least nakatulong ako. Nabura ba ng pagtulong ko yung panluloko na ginawa ko? Or yung pagpatay ng tao ko na ginawa? Hindi, di ba? Still, nanloko ka pa rin. Kahit tumulong ka. Actually, kung i-examine natin pantulong mo, ito tatanungin ko, kanino ba nanggagaling yung ano, yung pinapantulong mo? Yung mga binibigay mo, sariling pera mo ba yon? Hindi, to be fair naman sa'yo, tumulong ka din naman na maiabot yung tulong ng iba. Di ba? Kung yung mahiya ka naman, 18, kung ang pinagmamalaki mo nakatulong ka, galing din lang naman sa iba, yung mga pinadala sa'yo, 'di ba? Tapos ibibigay mo din sa iba, sabihin mo nakatulong ka. Kakapalan ng mukha 'yan. 'Di ba? Sort of credit grabbing 'yan. 'Di ba? Ang kapal ng mukha mo na ikaw yung umangkin ng credit dahil most of your tulong, most of your help na binibigay ay galing sa mga package na pinadala sa iyo na binibigay do sa iba. Tapos pinagmamalaki mo, ang kapal ng mukha mo, men. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Diba? After mo manloko, tapos iaano mo, ipagmamalaki mo na nakatulong ka, kapal ng mukha mo, men. Yan ang pinakamakapal na pagmumuka na ginagawa ng manlulokong taong katulad mo. Oo, manluloko ka. Diba? Proven yung Solomon mo. Ipipilit mong totoo. Oh, come on. Diba? Tapos nagkakabooking nga na, magagaganyan-ganyan ka, magpo-post ka ng ganyan. Ginagamit mo pa yung anak ko, maawa ka naman sa anak mo, oh. Diba? Yung pamilya mo na yan, pinakain mo, dahil sa panluloko mo sa tao, from cool to times, nag-usap na tayo eh. Okay ka na, umamin ka na before eh. Pero tila yata bumalik ka dahil hindi mo kaya na magsimula sa umpisa. Okay na yung binibuild up na kita eh, 'di ba? Pero na-demonyo ka uli diyan sa pera. 'Di ba? Na-miss mo yung ginagawang bahay mo, ginagawang distribution center ng package. Teka, ano ba may ibang tinulong mo? Yung ginawa mong vlogger yung mga kasamahan mo? Yung ginawa mo rin kapwa mo manluloko? Yun ba yung sinasabi mong tulong? Diba? Para maging lehitimong vlogger. Hindi lehitimong vlogger, lehitimong manluloko. Diba? Ito na yung proof na manluloko ka. Walang Solomon, wake up!
Mga sumusunod dito, walang Solomon. Ako yung living proof. Pinagmumura ko yung Solomon at apo banak na yan. Diba? I don't believe na ano, I don't believe na hindi mo na rinig yun. Yung pinagmumura ko. Diba? Sinare ni AlphaGo 01 yun at marami nakapanood na na-close sa'yo. Diba? So ibig sabihin, inutil yung duwende mo. Inutil yung apo banak mo, inutil yung Solomon mo. Kasama din dito sila 88 eh. Pinagmumura ko din si Linyo eh. Diba? At huwag nyo sabihin hindi aware sa social media yung duwende nyo. Araw-araw nyo binibidyohan. Diba? Hindi nyo ba maikwento yung sinabi ko sa duwende nyo? Yan ang sinasabi ko eh, nabubuhay tayo sa panluloko, diba? O ano nangyari ngayon? Sige, yung mga iba nagbabalak pa dito na magganyan-ganyan kayo. Tapos sasabihin, yung mga follower pa na sasabihin pa sa akin, abangan na lang natin ang karma. Eh mga tanga pala kayo eh. Hindi ba ito na yung karma ng ano, ng idol nyo? 'Di ba? Nasa ibabaw na ako ngayon. Kasi nung nag-uumpisa ako dito, pinagmumura nyo ako. Hindi ba kayo ang nakakarma? Ang tanga lang, 'di ba? Ako pa yung makakarma eh nung mga unang ano, harapan natin, unang labanan, pinagmumura nyo ako. Utong-uto kayo diyan. 'Di ba? Buong pamilya ko gusto niyo mamatay na. Hanapin niyo si Litaang. Litaang nga. Mga pinagsasabi sa akin 'yan nung mga time na may sakit ako, na umuubo ako dito, sasabihin sa akin, sana 'wag ka na magising, 'wag ka na ano, 'di ba? Hindi ba kayo nakakarma? At sa akin 'yo, makakarma ka rin. Taka pala kayo eh. 'Di ba? Once biruin mo, ito ha, ako yung makakarma. Eh dati nasa taas yan eh. Yung ina-idol nyo eh. Nasa taas lahat yung mga yan eh. Hindi nyo ba nare-realize na unti-unti nagbabago ng channel yung mga yan? Yung mga dating ina-idol nyo na ini-expose ko, nagbabago na ng name ng channel? Dahil nagkakabooking yan, nag-aaminan, tapos ako pa yung makakarma? Tanga pala itong mga to eh. Tanga pala itong mga to eh, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kayo nag-iisip. Mga tanga! Di ba? So paano yan ngayon? O paano ngayon mo hihilutin yan? O anong palusot ang sasabihin mo? Kesyo mabait ang mga duwende, hindi basta-basta nagpaparusa. Ulul! Pwede ba? Huwag na tayo maglokohan. Ano yung aanuhin niyo? Ano yung ano naman panloloko ang gagawin niyo sa susunod? 'Di ba? Minura ko na ng husto 'tong mga 'to eh, yung mga duwende niyo eh. So ano nangyari? Wala, 'di ba? Nga. Oh. Tapos ngayon, yung mga follower din ni Ghost Hunter 88, pinagmumura ko din si Linyo, ano nangyari? Wala din. Pero yung ano, yung bata ha, bata yun ha, bata na, ayon sa kwento ni 88, di ba? Ano ko muna to? Ayon sa kwento ni 88, yung bata, pumunta daw doon, actually, hindi naman winasak yung bakod, eh. Bumuka lang naman yung bakod, eh. At kinuha lang yung honey, wala naman binasag doon sa loob na ikakasira ng bahay ni Linyo. Tinusok agad. Nagkaroon agad ng sugat. 'Di ba? Ayon sa kwento ni 88. Totoo po talaga, guys, totoo po. Eh ako pinagmumura ko eh. Ipapasok ko pa nga sa tumbong ko si Linyo. Walang ginawa sa akin. Ano ba? Kayo naman ang tatanga niyo naman eh. Para nakakahiya maging Pilipino kung bakit naniniwala kayo dyan eh. Pero ano ha, freedom nyo pa rin maniwala yan. Ako sinasabi ko lang na peke yan. Karapatan ko rin sabihin na peke yan. Objective yon, hindi yung subjective. Fake talaga yan. Karapatan ko sabihin ang totoo. Diba? Napakadaming red flag na yan. Yang ano, yung linyo-linyo na yan. Fake.
Diba? Paano fake? Ito nga, patunay niya eh. Si Solomon nga, peke na rin eh. 100% peke si Solomon. Tapos, partner na partner sila ni Linyo. Ano yun? Partner na partner sila na ano, sa fake? Diba? Sinabi ni Ghost Hunter 88, partner na partner daw sila ni ano, ni Solomon. Partner na partner, yung partner na partner niya 100% fake, tapos siya totoo. Gamitin nyo naman ang kukote nyo. Diba? Inatempang ano, hiluti ni Baby Boss Summer. Ang inamin lang naman yung kulto. Kahit namin eh, diba? Let's say ang inamin nila 18 before ay yung kulto. Does it make sense na yung duwende nila totoo? Eh, nakiano pa rin, nakiano yung si Solomon sa mga kulto eh. Nakipaglaban eh. O hanapin natin evidence ha. Kung ang katwiran ni Baby Boss Summer, si ang inamin lang daw nila 80 na fake ay yung kulto, hindi daw si Solomon. O eh bakit ganito? Tamo ha. Meron may content si 18. Diba? Ito. May kulto silang hinahunting. Ang sabi ni Ghost Hunter 18, sa wakas na tamaan namin ang kulto, buti dumating si Solomon, tinuro niya kung saan nagtago. So kung fake yung ano, yung kulto, dumating si Solomon, tinuro niya daw yung kulto. Nagturo siya ng fake. Nagturo siya ng fake. Kaya sinabi ko sa inyo ano eh. 'Di ba? Ang gagamitin mo common sense, lahat 'yan magkakarugtong lahat 'yan. Hindi pwede maging selective ka kung alin dyan yung totoo, alin dyan yung hindi. Basta gumawa ng kapekean yan, hindi, in some instance, ano, pwede naman mangyari yon. Pero magtitiwala pa ba kayo na umamin ng scripted tapos may isang part doon na hindi scripted? Kalukuhan na yan, man. Diba? Kalukuhan na yan. In denial na kayo niyan. In denial na kayo. Harapin nyo ng katotohanan na fake lahat yan. Just imagine magbablog ka nang may scripted, then may totoo. Come on. Diba? Pwede, halimbawa, mangyari dati, totoo, pero naging fake. Pwede yon. Or halimbawa, fake, pero napakarera, no? Napakarera. Dati siyang fake, tapos magiging totoo. Although na napaka-rare mangyari yon, bihira mangyari yun, pwedeng ganon. Pero yung sabay, may ginagawa kang peke at the same time may totoo kang ginagawa. Diba? Lalo na kung may involve pa na pera, yung parinigan. Parinigan ang ginagawa na ito mga to eh. Diba? Oh, may flashlight ka ba? Wala kang flashlight ano? Come on, diba? O yung cellphone mo, ano ba? Gawa. Oh, ba't ganyan ang suot mo? Ba't wala kang ano? Diba, come on, man. Puro parinigan ang ginagawa nito eh. Hindi naman ang hihingi itong mga to. Hindi nang hihingi ito sila 18. Pero parinigan ang ginagawa nito. Puro paawaan at parinigan. Pwede ba? Kung tutuusin, hindi ko binabawi yung sinasabi ko sa inyo before na mga talented naman yung mga bata mo niyan, 88. Mga talented yan. Kailangan nyo lang talagang mag-start sa umpisa. Pero wala eh. Mas matimbang yung panawagan ng ano nyo, ng pera. Kaya hindi nyo maiwan yung ano, yung ganyang buhay. Nasarapan na kayo kasi eh. Kayanin nyo. Utang na loob ito. To make things clear, hindi ko kayo pinapatigil sa ginagawa nyo. Sayang ang subscribers nyo. Sayang ang ano, sayang ang mga nagmamahal sa inyo. Kayanin nyo na bumangon nang walang pangluloko sa kapwa, pambihira. Kayo din 88, no? Kayo din 88. Walang patigilan. May nag-comment nga doon, no, sinabi kay 88, meron daw isang
debunker daw na sinasabi kaya daw patigilin ang ano, ang Channel 8. Walang pinapatigil dito. Karapatan nyo mag-YouTube eh. However, hindi nyo karapatan manloko ng tao. Diba? Ayusin nyo lang ang ginagawa nyo. Walang gustong magpatigil sa inyo. Kasi mali eh. Mali talaga eh. I mean, anong pakialam mo? Eh putang ina, nasa public yan eh. Kung kayo nga nakikialam sa sinasabi ko, diba? Binawalan ko ba kayo? Huwag niya ilagay sa public ang panluloko nila. Dahil the moment na nanluloko yan sa video nila, napapanood ko, niluloko na rin ako. Isa rin ako sa audience. Diba? Karapatan ko din mag-comment. Kaya nga pag kinlik ko tong video na to, nitong Solomon-Solomon na to, may lumilitaw na comment to, add a comment. Nakikita nyo ba? Add a comment. Kasi bilang audience, may karapatan din ako mag-comment dyan. Hindi lang mga supporter ni 88. Kasi nasa public to eh. Diba? Sa group chat nyo, ipashare tong mga video na to. Para hindi ko makomentan, i-private nyo. Kayo yung mag-ululan doon. Kaya lang, walang kikitain doon. Walang ads doon eh. Pag sa private mo sinend tong mga video na to. Diba? Walang kikitain. Diba? Tinan mo kung napakadaming ano, ang dami niloko mo. Ha, wow, ang cute at bait ni Haring Solomon. Si Linyo, God bless. Nakakamiss si Solomon kahit papaano, narinig ko ulit boses ni Solomon. Ang cute ng boses ni Solomon. Diba? Tapos si Solomon, ano, itinuro kung sa nagtago yung kulto. Yung kulto na inamin yung peke. Hanggang kailan kayo magaganyan? Mga men. Ito, bagsak na naman ang videos mo. Ang views mo. Ano naman kasinungalingan ang gagawin mo niyan? Diba? Bababa na ng views mo, men. 6 point, ano? Wala nang pag-asa tong channel mo na to. Kaya pala bumalik ka sa Apo Banak na yan eh. Just imagine ang average ng views mo pala, ano, less than 10,000. 7,000 ang average eh. Oh. Tapos ang subscribers mo, 64.6k. Diyan sa 64,000 na yan, 7,000 lang ang nanonood sa'yo. Alam mo kung bakit ano, 18? Mga bagong follower mo yan eh. Yung 50,000 mo na subscribers dati, i-let go mo na yon kasi napaniwala mo sa kulto yun before eh. Mga bago yan, aangat at aangat ka naman eh. Tiyaga lang talaga. Hindi mo kailangan bumalik sa panluloko. Diba? Come on. Anyway, mga men, paki-comment lang po sa baba ano masasabi nyo, 'di ba? Fake si Solomon, fake si Linyo, fake si Apo Banak. Lahat ng duwende na pinapalabas sa YouTube nitong mga 'to, fake. Pero 'yung mga duwende na hindi natin alam kung nasaan, who knows, 'di ba? Ang sinasabi kong fake 'yung mga duwende nila na pinapalabas diyan sa YouTube. 'Di ba? 'Yung mga duwende nitong mga vlogger na 'to, nila 88, ni Bimbi, ni 18. Pati yung taong gubat pala. Mamaya ka sa akin. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang
sarilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating